Pag-usapan pa natin ang muling pagbubukas ng lamesa Echo Park kasama si Mobile Journal Ivan Darinque. Ivan, nung pumasok ka no, dito sa loob ng lamesa Echo Park, naramdaman mo ba na wala ka sa Metro Manila? Tama ka dyan, Popsie. No? Pagpasok mo talaga doon, ibang-iba talaga yung feeling. Mararamdaman mo, una kasi makikita mo, puro green. Green, puro puno, tapos maririnig mo yung mga huni ng ibon. So dadalhin ka talaga niya sa parang probinsya na na pakiramdam, no? Plus yun nga, hindi mo maririnig yung mga kadalasan, yung mga ingay ng sasakyan, hindi mo maririnig, no? Yung usok, yung hangin, napaka-breezy, malamig, so... Parang ang layo-layo mo sa magulong buhay, Ang layo mo talaga, Pops, eh. Parang kung nature lover ka talaga, or kahit hindi ka nature lover, pag pumunta ka dito, parang may enjoy mo talaga, eh. Mas mararamdaman mo na connected ka talaga dito sa ating nature, Pops. Yung mga activities tulad ng paintball at wall climbing, magkano ang bayad dyan? So, Pops, sa nakuha nating listahan, yung paintball nasa 600 pesos. Okay. No? Medyo masaya naman maglaro ng paintball. Napakasaya maglaro ng paintball. Minsan, pag tinamaan ka nga lang, masakit. Aaray ka lang naman, pero napaka-enjoy maglaro ng paintball. Plus dito, yung wall climbing naman, nasa 200 pesos. 200 ang entry. Per head. Per head. 200 pesos per head. Tapos, hanggang gaano katagal ka doon? Ayun, hanggang maakyat mo yung hanggang dulo. Hanggang maakyat mo, Pops J. Hanggang maakyat mo. So parang butiki ka na sa taas. Yan, Pops J. Parang around 20 feet ata, you know? Kanina, nung tinignan, around 20 feet. Marami bang mga tao kang nakasabay ngayong muling pagbubukas? Nang lamesa Echo Park, may mga nakita ka ng tao doon. So, Pops J, yung kwento sa atin, nung nag-open sila nung weekend, napakarami daw tao. No, natuwa yung mga bumisita muli. Inabangan talaga yan. Inabangan talaga, Pops J. May kwento pa nga, no, parang may 70 years old na matanda, na pangarap na talagang makapunta dito. At finally, nakapasok na siya. At finally, nakabalik siya dito. Ano ginawa niya? Paintball. Nag-wall climbing ata pa siya. Wall climbing habang nagpi-paintball. Okay. Ano ang makikita sa Echo View Deck? Napakaganda ba ng vista doon, ng view? So, Pops J, itong Echo View Deck, makikita natin, katabi niya talaga yung yung daanan pag nag-spill yung dam, no? So yun mismo talaga yung so tanaw na tanaw mo yung dam doon. Hindi naman technically tanaw mo, Pops. Makita mo talaga yung spill, yung daanan lang tubig. Talaga, yung tubig. Yung kunyari pag umapaw yung dam, makita mo doon dumadaan pababa. Pero yung mismong dam naman, Pops, nasa ibang face pa, yung papunta doon sa malayo pa. Yung sa dam, malayo pa medyo nasa looban kasi siya. So ito yung Pops, pagkakaalala ko nasa 100 plus steps to pat aakyatin. Para makita yung dam mismo. Pero ito ata yung nasa ibang phase pa ng rehabilitation, pero so far hindi pa siya umaabot actually. Ivan, nabanggit mo dun sa iyong report na may 20 pesos na entry fee, no? Entrance fee. Saan napupunta yung kinikita ng Lamesa Echo Park diyan sa mula diyan sa entrance fee na yan? At saan kinuha yung pondo? Doon sa rehabilitasyon naman, no? Medyo nagde-deteriorate na. Nabanggit nung nakausap mo eh, parang may mga structures na kinakailangan i-repair. Actually, Papsi, kanina pagpunta ko talaga dito, pagbaba ko doon mismo sa may loob ng park, may kita mo talaga yung ibang structure, medyo nagde-deteriorate talaga. Kailangan talaga ayusin. Pero yung ibang phases doon, yung phase 1 kasi halo-halo siya, no, Papsi? So yung ibang CR na napusukan ko kanina, parang, ay, okay. No, okay na, may lababo, may inodoro, may bidet pa. Malakas yung agos ng tubig, no, Pops. So, okay na okay, pero yung iba nga sadly may kailangan pa talaga i-rehabilitate. Pero itong 20 pesos naman daw na sinisingal, saan mapupunta yan? Para sa operational costs lang naman. Babalik din naman yung 20 pesos na yon dito sa pagpapatakbo ng lamesa sa Echo Park, no? Tapos ito yun din, Pops J. Tapos yung halo-halo rin kasi yung foundation na tumulong dito, Pops J. No? May iilan ding foundation, isa nga dito yung sa Manila Water Foundation, Bloomberry Cultural Foundation. Okay. Marami nagtalaga tulong to rehabilitate. Tama ka diyan, Pops J. Okay. Marami kasing nag-aabang ng mga siklista, no? Kaya nga nalungkot sila nung nagsara ito. Ngayon, bukas na, nako, asahan mo yan. Kahit hindi weekend siguro, kahit weekday pupunta sila dyan. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Darinque.